Ay, magkakaroon po ng series na health lecture at ako po natasa na muna ngayong gabi. No, so, sana po gabi-gabi makatigay dito para makapit kayo ng health lecture natin. Ang ating pong pag-aaral po ay basic lang po, no? Basic lang po. At saka, hindi po ako doktor, no? Ito po ay basic lang na pag-aaral namin para po maituro namin. Lalo na po pagkakagamit po natin yung mga yan, healing wonders of water and herbs. Okay, ngayon kami po, ang ating pong topic ay tungkol po sa, ano po? Ano po sa tingin ninyo kapag narinig niyo po yung salitang arthritis o kaya yung sa tawag natin na rheuma? Yan. Ano po yung narinig niyo po sa salitang arthritis o rheuma? Di ba kadalasan po narinig natin yan eh, para lang po sa mga matatanda. Tama po ba? Kasi po nung ako po'y bata pa yung mga ganitong edad ko, pagka gumising po ako, maupo, kahit ang posisyon ko, wala akong nararamdaman sakit. Pero kung mga ngayon na nagkakaedad po tayo, di ba? Yung mga kamay po natin, nai-stress po ba yung mga kamay natin? Hindi mo ba sumasakit? Ha? Sumasakit, di ba po? Yan. Kasi po ay lumunan po sa nagkakailan tayo dahil po sa mga kinakain natin. O? No, sabi po nito, kadalasan daw po ang rayuma talaga daw po. Ang bigyan po ng talaga totoo na ito po ay kadalasan ay sa mga matanda lang. Pero, sabi po sa pag-aaral na hindi lang daw po ito sa mga matatanda, kundi ganun din po sa mga kabataan. Actually po, isa sa tatlong tao po ay nagkakaroon ng arthritis o rheuma sa bahang sa tao pag ikaw na sa 18 to 64 years old na. No? Yan po. At ang arthritis po, pag sabi po, ano po yung arthritis o sabi yung rheuma? Pag sabi po, pag meron po kayo narinig na this, ganyan, arthritis, yung this po, ibig sabihin po yan ay pumapaga. Kaya kunyari, meron po kayong, meron po tayong katawag na appendix. Pag yun po ay namaga, ang tawag na po dyan, appendicitis. Namaga. Kung ang ating mga bunda ay masyadong malaki o kaya ay namamaga, ang tawag po dyan ay ascites. Di ba? Yan po. Kapag ikaw lang po ay kunyari, meron po kayong sugat na maliit, pero nakita niyo po, namagana, namula na, ang tawag po dyan ay cellulitis. Kaya tandaan po niyo, kapag may mga tis, ibig sabihin po yan, pamamagana po yan. Magkagaya po ng tatanak ngayon na arthritis. No? Ang arthritis po ay pamamaga at palalakit po ng mga kasukasuan o kaya yung tatawag o yung bahagi po ng iyong skeletal system kung saan po nag-uugnay po yung ating pong mga buto. At kadalasan ito po ay nakaka-apekto doon sa ating pong mga ano? Sa ating pong mga kamay, tuhod, sigo, balakang, at mga pus natin. Kaya po minsan nakapansin nyo pag kayong pagkatayo ay yuyuko, minsan parang hindi na tayo makakabalik, parang masakit na. Yan po yan. Isa rin po mga signalis yan. Tapos po yung ating po mga kamay. Isa, di ba napapansin po ba? Pag kayong ibong hawak ng kamay, isa rin pagkara, pag kayong ibibukan nyo, parang hindi na siya magbuka. Yan, nagsisimulan po yan. Kasi nagsisimulan po yung pamamaga o yung pananakit sa ating po mga kasukasukan, no? So, ano po yung mga sintomas ng arthritis o rheuma? Yan. Una po, yung pananakit. Yan. Isa po ang joint pain o palalakit ng mga kasukasuan, yung karaniwang sintomas po na arthritis o rheuma. So kapag tayo po ay naramdam ng mga palalakit sa paa, sa tuhod natin, sa kamay, at naramdam lang tayo na nanakit, yan ay isa na pong senyales na posible po yan na arthritis. At pangalawa po, yung pong pamamaga. Yung pamamaga po ay makikita naman po nyo doon sa bahagi na apektuhan po ng
po naranasan ko na yung aking pong paa, tiib, yan, tiib, ay sumakit. Tapos po, hindi po siya gano'n mga inakad kasi po yung aking, yung right na tiib ko ay nakita ko masakit, saka nakita ko parang nagumula siya, no? Nagumula. Kaya po, isakihin, wala po siya. Kaya ayun po, isa rin po niya sa sintomas na ito po ay arthritis. At yung pangalo po, yung pong pahingas, no? Sabi po dito, bukod po sa pananakit at pamamaga, nakakalalas din ng pahingas ng katawan kapag tayo po ay bagong gising o matagal na naupo. Pansin po niyo yan. Kapag po tayo ay matagal na naupo, tapos bigla po tayo po kayo, diba parang sakit, parang gano'n, yan, pananakit. O kaya naman pa yung nakahinga tayo, tapos parang pagbangon natin, parang sakit, parang ganyan, yan. Yan po ay mga sinyalis na po ng arthritis o ano na, no? So, paano po natin may iwasan yung arthritis o yan, o yung mga yan? Kagaya po yan, ano? Paano po natin may iwasan yung mga arthritis o yung mga? Unang-una po ay kinakailangan ay yung tamang tindig po natin, no? Kailangan yung ating po tindig ay maayos, no? Para po hindi papisala yung ating katawan. Okay. Pangalawa po, kailangan po natin ng exercise. Sabi po dito, napakalaga po talaga ng tamang exercise. Lalo na po ikaw ay sobra po sa timba. Sabihin po yung, sorry po ha, sabihin po yung dito, no? Sorry po. Ito po ay sasabi po ito magkaragal. So, ang timba o yung tatawag na mga obese. Siya po nag-iisan naman ito ng osteoarthritis. Dahil sa pinitibang natin, na-apektuan din po yung ating mga joints sa mga kasukasuhan. Okay? Ang pangatlo po natin ay yung wastong pagkain, syempre. Katulad po sa nabi sa ito kanina, kaya tayo nagkakasakit na nagkakaluma tayo o arthritis dahil dito sa ating pong maling diet o sa hindi po ng tamang pagkain natin. Kaya rin na kailangan po wastong po yung ating pong kinakain. So, sasabi ko dito na makakatulong po yung wastong pagkain po natin at may iwasan yung ating pong arthritis o rayuma sa pag-iwas po natin sa mga matataas na sukan, no? Asokris, soda, lahat po ng atas sa asukan. Tapos din po yung alcohol. Yan. Kung sobra tayo sa pag-inom ng alcohol, ng alak, yan po ay nakakasama din po, no? Sa ating po katawan sa rayuma, sa arthritis. At ngayon din po, yung ating po mga kinakain. Kung mapapansin po dyan, ang sabi po dito ay kumain po tayo ng mga maraming gulay at saka prutas. Para daw po isa sa makaiwas tayo sa arthritis o rayuma. Pero, nung malita po ito, hindi po pala lahat na ang vegetables ay approved o aprobado na pinatid kainin lahat. Kung kayo po ay mayroong arthritis o kaya rayuma, yan po ang mga pagkain dapat po iwasan. Sa simples po, andyan po yung mga shrimps, lobster, oyster, crabfish, mackerel, tsaka mussels. Yan po yung mga pagkain na dapat po natin iwasan, lalo na po kung tayo po ay meron ng arthritis or rayuma. Bawal po yan. At po naman po sa meat, yan po, yung pork, ham, bacon, ribs, liver, beef, tsaka duck, no? Masasarap po sa inyo yung mga yan. Kaya lang po, mahirap din naman po na sumasakit na po ang ating mga kasukasukan. Andiyan din tayo makalakad, andiyan din tayo makahinga, hindi tayo makaupo, kasi po nahihirapan po tayo, no? Kaya kinakailangan po talaga natin na maiwasan yan. Minsan inisip po natin na okay na natin kain ng mga gulay kasi masustansya to. Pero kung papansin po dyan mga kapatid, na sa vegetables po, bawat po pala ang asparagus. No? Bawal asparagus, bawal yung papa beans, yung garbanzo beans. Ako pa ulit ako para naman pagbukan ng ano, ang garbanzos. Lalo po pag yan po ay minamatamis, no? Masarap po yan, diba?
pasos. Tapos lahat po ng peas, lettuce, at saka po yung spinach. No? Ngayon po lang po tayo nalaman, kaya po tayo nalaman na ang spinach pala, eh, bakit din po ba sa mga arthritis at sa rheuma? Naisipin tayo si Papay, naging spinach ang nangangin Papay yun, pero malakas naman siya, ngayon naman siya nagka-arthritis. No? Si Papay. Okay? At nakikin po sa lahat, yung pong cauliflower. Masarap naman yung cauliflower sa mga chapsoy, no? Pero hindi po natin alam, eh, bawal po pala yun sa mga arthritis o meron. Kaya kung sino po sa atin, ang merong sintomas na ng arthritis ay nagmaali po, iwasan po natin yung mga pagkain na dapat po iwasan natin po sa screen. Okay? Ngayon po, nagawa po tayo sa mga basic lang po yung mga pangunahing lunas. Kung ikaw po ay meron ng rheuma o arthritis, meron po tayo mga pangunahing lunas. Ito nga yung mga paggamot sa tubig. Okay? Paggamot sa tubig, yan. Lagyan gabi-gabi ng papainit na pomento ang bahagi ng karamdaman. Tayo po ay kuha po kayo ng baba po, kasi po sa inyo yung tuhod. Okay, yung mga joints sa kamay. Kumuha lang po kayo na bimpol, no? Yung pwede po gamitin na ilagay sa matanyang mainit na pomento, na bimpol. Kaya yung tuhod nyo mainit. Yung kaya po ng katawan ng kanina natin mainit, ha? Huwag naman po yung sobrang init. Kaya yung kanina dyan, baka mapaso naman kayo. Eh, magkaroon ng bridge siya, makasunod yan, magkaroon ng maga. Kaya po yan, pinakailangan yung gabi-gabi, nalagay niya siya ng pomento, no? Hot water. Yun, okay? Pomento nga ng mga kasukasukan, isang beses, isang araw. Pag natin na sumagit, yan, nalagay niyo po yan ng pomento. No? Kaya sasabi ko po sa inyo. Tapos yan, nalagyan ang mga pomento ng mga kasukasukan, isang araw beses, sa isang araw, para po sa malulong sakit. Kung sa tingin niyo po, matitindi na yung sakit niyo sa rheuma, yung arthritis niyo, gawin niyo po yun ng isa o dalawang beses sa isang araw. Pero kung hindi na masyado, pwede po isang beses na sa isang araw. Okay? Tapos po, syempre, ang pinakamalagyan, ipahinga yung bahagi ng pansala kung may matinding sakit at pamamaga. E baka mamaya, magagalaw pa ako, nakatipanan lang, at hindi ang gagaling. Kahit po nalagyan natin ang pupento yan. O baka naman mamaya yung kumain natin, mamagana, laba pa tayo ng laba. Hindi po, hindi po tayo gagaling yan. Kaya, ito po yung mga pangunahing lunas na dapat po natin na malunasan, maagapan, sa lalo mo sa maling panahon, lalo na kung tayo sisipulatan ng puno. Ito naman po yung pagkakot po ng halaman. Okay, yung unang halaman po, luyang dilaw. Yan. Alam niyo po yung luyang dilaw na yan. Ang gagawin lang po dyan, muna po, pag kinuha niyo yung luya, magtatagtag po kayo. Tapos po, ipisahin niyo yung suri niya at dalagay niyo ng langis. Mas maganda sana yung langis ng niyog. Di ba po, langis ng niyog. Yan. Tapos po na, pag lagay niyo langis ng niyog, itapan niyo po sa joint niyo, sa kasukasukan, buong magtabag po. Kunyari, ang masakit sa inyo yung tuhod. Magtagtag po kayo ng ulo yung dilaw, may nangis, tapos itahin po dyan, tapalin po dyan. Yan. Makakarinig po yan para po maibisan yung ating kung nararamdaman sakit ng mga arthritis o rheuma. Okay? Yan. Dito po, nakita ko marami po dito ng puno ng mangga. No? Hindi po natin maramang may dito alam na yung mangga na to, kasi masakit na kainin. Pero hindi po natin alam yung bark niya, yung pong balat, no? Ayan, no? Pakuluan ang isang piraso pinagtag na balat ng puno, no? Yung balat po ng puno niya, no? Kung wala po tayo isang piraso nyo, tapos po yun ay tagtalin po natin yung tagtalin. At yun po ay pakukulan po natin yun, yung pinagtag na bark o yung balat ng mangga, papakulan po yun, tapos para sa mainit na pimento, hindi po iinit yung pimpo, paano ibabag nyo, tapos idarang nyo sa kanyo, pindi nyo sa kasukasukan nyo,
kung saan po may apakipasakit sa kapatid nyo. Yan, mga kumbuyan. Pangalawa po, ayan po ay Lumbang Bato. Ano po tawag sa inyo? Ano po tawag sa inyo yan eh? Lumbang Bato po po tawag sa inyo. Saan po tawag sa inyo? Tupa-tupa sa akin po. Sa akin po, sa Manila po, tawag sa akin yan, tupa-tupa. Alam niyo po dyan, ginagawa po dyan. Diba? Kadalasan yung mga pipilayan sa inyo, mga bata, at may mga naghihilo, na kadalasan ginagawa po nyo dyan, itinatarang na sa ako, sa apoy. Ayan o. Itarang sa apoy ang mga dahon. Na ilapas sa mga kasu-kasuan, samantalang mainip sa loob ng 15 minutes, dalawang uwing maghapon. So, nakita ko, meron po sa inyo dito mga, ano, meron po kayo ng tupa-tupa dyan. So, kung nakakalagot kayo at nakakaranas kayo ng mga joint pains, sagtuhot, kumuha po kayo ng dahon niya, tapos idalan sa apoy, tapos habang medyo mainit-init pa siya, ipumasarap doon eh. Yung medyo mainit-init pa siya, itatapal niyo sa tuhod niyo, o kaya sa balatang niyo, yan. Yung 15 minutes, ano? Mga 15 minutes daw po, gawin po niyo yun twice a day po, dalawang beses sa maghapon, okay? Yan, sunod po ay yung Herba Buena. Meron po kayo dito Herba Buena? Ha? Parang wala po ba? Yan, Herba Buena. Yung Herba Buena naman po, yan sabi dito, pakulukan ko yung ng apat na kutsa, ito yung dahon. Nagagay po sa Herba Buena, hindi po yung saliwa. Patutuyin niyo po yan. No? Patutuyin niyo po yan. Mga apat na kutsa, ito yung dahon. Sa dalawang paso, sa loob ng 15 minutes. Yun. Kapag po kayo ay nakapagpatuyo ng dahon ng Herba Buena ng apat na kutsara, lagi sa dalawang baso ng tubig, yan po ay ang mga 15 minutes pakuluan. Tapos po, pwede na siyang inumin. Kahalating baso sa bawat apat na oras, no? Sabihin, half na half glass for 4 hours. So, makakatipid po tayo punta sa doktor, makakatipid po tayo bumili ng mga gamot, di ba? Kaya maganda sa mga natin na. Pangatlo, yung malapula. Yan. Nakakita po kayo yung pula niyan? Meron po kayo yung malapuno? O yan. Malapula. Nakakita po kayo kasi maganda yun. Maganda yung gulay niya yun. Sabi po dito, kumuha din po kayo ng dahon, magtagtag lang po kayo ng mga dahon at murang takal, no? Yung parang kukuha yung mga talbos ng kamote, no? Yung talbos ng ano pa, bata pa yan? No? Mura, tapos yung ano, diba? Yan po, magtagtag din mo yung dahon at murang takal at isilid sa isang damit na supo, dagdagan na kalating kutsaritang asin. Tapos daw po, paiinitin yung supo at gamitin yung pang pomento, yan. So, yan po yung malamula. Magtatapin niya ang dahon. Muna na skrikitin sa damit daw. Hindi sa damit. Nasupo. Tapos, nagtagin ng dalawang kutsarita. Aha! Kutsarita. Ano? Kutsarita kasi. Tapos po, ayaw niya niya kung gamitin na pomento. Pahingin, no? Kung saan po yung mayroong parte na masakit sa katawan po ninyo. Okay? Next. Ang sabi po sa Exodus chapter 23, verse 25, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Napakalino mga kapatid na ang ating pong katawan ay hindi natin pag-aari sapagkat tayo po ay binili ng ating Diyos. Yan po sa akin yan, no? Sapagkat pinili na kayo sa isang halaga. Yung sinasabi isang halaga na yung mga kapatid, yung po yung buhay ni Kristo na siya'y namatay. Kaya po, ang tayo po, ang ating po sarili ay hindi po natin galing po yung pag-aari po ng Panginoon. Kaya dapat lang po talaga natin na ingatan po natin ang ating po sarili at huwag po natin itong dudungisa. No? Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang mapalangalan ang Diyos. So, napakabuti na po yun na tayo ay binibigyan niya ng mabuting pangatawan sa atin ito at gamitin po natin ito upang ang ating
ating ating pangalakayan. Ingatan po natin mga kapatid ang ating sarili at sana po ay meron po tayong natutunan sa ating pong health lecture ngayong gabi. Maraming salamat.